ang Ramadan, syahrut tawbah. Buwan ng pagbabalik po. Ang tawbah, pintuan ng pagbabalik loob, laging nakabukas yan, mga kaibigan. Bawat isa sa atin, alam niya kung ano yung masalimuot, madilim na nakaraan. Hindi pa huli ang lahat, kaibigan, kapatid, na ikaw ay magbalik loob. Samantalahin mo itong buwan na ito na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magsumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbabalik loob, pagsusumamo na kung saan pinagsisihan mo na ang lahat ng mga malalaking kasalanan at magpapakatuwid ka na. Inshallah ta'ala, ang iyong pagtatawba ay tatanggapin niya Allah subhanahu wa ta'ala. Alayna illa al-balaghul mubin. Pagdadalisay natin sa ating mga sarili ay ang laging pagbabalik loob, pag-iistighfar, paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Ramadan, syahrut tawbah. Buwan ng pagbabalik loob. Ang tawba, pintuan ng pagbabalik loob, laging nakabukas yan, mga kaibigan. Bawat isa sa atin, alam niya kung ano yung masalimuot, madilim na nakaraan. Hindi pa huli ang lahat, kaibigan, kapatid, na ikaw ay magbalik loob. Samantalahin mo itong buwan na ito na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magsumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbabalik loob, pagsusumamo, na kung saan pinagsisihan mo na ang lahat ng mga malalaking kasalanan at magpapakatuwid ka na. Inshallah ta'ala, ang iyong pagtatawba ay tatanggapin niya Allah subhanahu wa ta'ala. Laging nakabukas. Sinong hindi nagkakamali? Sinong hindi nagkakasala? Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar fastagfiruni aghfir lakum. Sinabi ni Allah sa Hadith al-Qudsi, tunay na kayo ay nagkakamali, nagkakasala sa gabi at sa araw at gabi. Anong sinabi ni Allah? Fastagfiruni, humingi lamang kayo ng kapatawaran sa akin. Aghfir lakum, patatawarin ko kayo. Kung pinapatawad nga ni Allah ang hindi mga mananampalataya kapag sila ay pumasok sa relihiyong Islam, tayo pa kayang mananampalataya na nagkakasala, mas lubos tayong pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ni Allah? وَمَا يَعْمَلْ سُوعًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Sino mang gumawa ng kamalian, gumawa ng kasalanan, mapaggawa ng zina, umiinom ng alak, nagririba, naninirang puri, nanliliba, nagsisinungaling, kinukuha ang karapatan, dinadaya ang karapatan ng ibang tao, sinumang gumawa nito at siya ay humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran, yajidillaha ghafurar rahima, tunay na matatagpuan niya si Allah na mapagpatawad, mahabagin. Tunay na matatagpuan natin si Allah na mahabagin, mapagpatawad. Samantalahin natin ito, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa haba, awa at kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ay nagpapatawad sa sino mang nais niyang tunay na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Suriin natin lagi ang ating mga sarili. Paamuin natin ang ating mga sarili. Huwag nating hayaan ng ating mga sarili
ay laging matigas, laging ma-pride, laging sumasalunga, laging nag-iisip ng masama, lagi niyang sinasalungat ang mga payo, sinasalungat niya sa kanyang sarili, sa kanyang kaisipan, pinipintasan niya ang mga ulama, mga ustad, ang pagpapayo ng mga ulama, mga ustad, papag ganito ang iyong kalagayan, wallahi la'awin. Pag matigas ang iyong puso, nangangamba, pinangangambahan ko sa inyo, sa iyo, ang pagkasilyo ng iyong puso. Baka dito ka datna ng kamatayan na laging lumalabag, hindi ito matanggap ng katotohanan. Nakakatakot ang kalagayan, ganitong kalagayan. May mga tao na makalimutin pa ba yan, pero subhanallah, kapag binigyan mo ng payo, nakakapag-isip din, nakakapag-istighfar, nagtatawba, malumanay, maginhawa niya, mapanatag niya, tinatanggap ang mga payo. Subalit kung ang isang tao matigas ang kanyang puso, hindi tumatanggap ng payo, sinasalungat niya lagi ang mga mabubuting sinasabi sa kanya ng kanyang ng mga ulama, ng mga ustad, ng ibang tao, iyadang billah, magpakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong kalagayan.